Hi guys, welcome back to our YouTube channel, and my name is Net and I am your Plantitas mom. So yun guys, I'll be sharing you today kung ano ba yung plant na na-add sa aking collection. Bali guys, kahapon bumili kami ng plant. Pero guys, ang bala ko lang talaga, bibili lang ako ng loam soil at saka vermicast. Kasi gusto kong lagyan ng vermicast yung aking aglonimas. Kasi yun nga guys, tingnan ko kasi yung osmocot na nilagay ko sa kanila. Ano na, yung pumutok na guys. Kasi diba pagka pumutok na yung osmocot, ibig sabihin yun guys, kailangan na natin ulit mag-apply ng panibagong fertilizer. Napakita ko sa inyo guys, kukuha ko ng sample. Eto guys, oh. Ito yon yung osmocot. Yan, ito. As pag ito napisa na, yan. And kagaya nyan guys, napisa na siya. Ibig sabihin, kailangan natin ulit mag-apply ng panibagong fertilizer. Yun guys, pero mas napili kung bumili na lang muna ng vermicast. Yun na lang i-apply ko sa mga aglonimas ko. Kasi, ayun, mas maganda kasi yung organic fertilizer lang. Yun guys, pali, tapos nakita ko yung halaman na na-add niya sa aking collection. Napakaganda talaga guys. Sobrang lush. Tapos, common variety lang siya guys ng aglonimas. Pero masasabi ko, sobrang ganda. Kaya yun, kahit wala sa plano kong bumili ng halaman, yun guys, napabili na naman ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. So guys, hindi ko na patatagalin. I-reveal ko na kung ano ba yung plant na magiging additional na naman sa aking aglonimas collection. Very common variety lang guys, pero sobrang ganda. Yun guys, eto, mapakita ko na. Ito na! Tcharan! Ayan, oh. Guys, potted na to, oh. Sobrang ganda na rin ng pot niya. Tapos, sobrang lush. Ayan. Yun guys, oh. Matak pa na yung mukha ko. Tapos, yung mga leaves niya, guys. Sobrang perfect yung leaves niya. Walang issue. Walang damage. At sobrang laki, lalak talaga ng dahon. Yun oh, makita nyo naman oh. Oh, yung kamay ko, diba? Oh. Sobrang laki talaga. Ayan. Isa pang maganda sa kanya guys, ano na siya, potted na. Makita nyo naman yung potted, oh, nasa maganda ng paso, white pot. Kasi guys, diba, mas gusto ko yung naka-white pot yung mga plants natin. Kasi mas lalong napapakita yung ano niya, lumalabas yung lalong kagandahan niya. Pag naka-white pot yung mga plants natin. Lalo na sa mga aglonimas collection ko. Guys, yun nga. Sa mga nakaalam ko, yung iba alam na kung anong variety to eh. Yan guys, makikita nyo. Ano siya, common variety ng aglonimas. Pero, sobrang ganda, diba? Tinatawag nila tong Big Roy. Yan. Pero ito guys, Giant Big Roy. Kasi sobrang laki talaga niya. Hindi ko lang alam kung di ba sila magkaparehas nung isang Big Roy? Kasi may Big Roy na ako guys dito. Pero hindi ganito kalaki. Ito naman to. Sobrang laki talaga. At makikita nyo guys, meron na rin siyang suloy. Yan. Affordable ko na talaga nabili kasi may suloy na siya. Magiging dalawa na yung ano niya. Magiging dalawa na sila sa sampat. So, murang-mura lang guys. Diba? Ayan, sino ba naman hindi mapapabili niyan pagka ganito nakalaki makikita mong halaman. So far guys, siya yung pinakamalaki kong aglonimas. Ayan, tapos patit na. Sobrang ganda niya talaga. Kahit common guys, parang nga sa akin mas madaling alagaan yung mga common talaga eh, mga common aglonimas. Ipakita ko sa inyo yung maliit kong Big Roy. Dali lang. Kunin ko lang. Ayan guys, meron na rin akong Big Roy. Pero, hindi siya Big Roy. Little Roy. Pero makita mo naman yung ano niya, oh, mutation, di ba? Sobrang ganda niya ang color ng mutation niya. Oh. Green siya dito. Pink naman dito sa taas. Hindi ko lang alam guys, kung ito ba yung nag-giant din. Or baby lang talaga siya. Baby pa lang siya, kaya ganito lang siya kalaki. Ano lang to guys, binigay lang sa akin ni mama. Suloy lang to ng Big Roy niya dun sa bahay. Kaya lang,
Kahit meron na akong Big Roy, binili ko pa rin yung Super Lash. Kasi nga, sobrang ganda. Ayan, pakita ko ulit. Yan o. Hindi ko lang alam guys kung yun ba ay sa soil mix kung bakit siya ganun kalaki or sadya lang talaga meron tayong Big Roy na giant Big Roy na sinasabi kasi nasabi ni seller sa akin giant Big Roy daw yun ay ito giant Big Roy daw to. Nakita nyo naman guys, di ba nagpipink siya, may pink yung kanyang ano, nagmumutate na siya kasi yung mga old leaves niya puro mga green. Ayan, combination siya ng pink and green. Pero yung new leaves niya, nakita mo naman, no, pink na talaga. Oh. Tapos, ilang dahon na rin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 leaves na guys. Tapos, sobrang lalaki talaga ng dahon. Kaya yan. Ang plantitas, ma'am, hindi na naman nakapagpigil. Aside from this plant, meron pa ako guys isa pang plant. At, dalawa pala guys. Bigay lang ulit ng aking gilas. Yun, no? Yan, money tree. Kasi nilagay ko siya sa maliit na pot. Kasi ayaw ko siyang lumaki. Mas gusto ko yung money tree ko eh. Sobrang liit lang. Yan, gagawin ko siyang bonsai. Ayaw kasi siya maging puno. Ayan, nilagay ko siya dito. So yun guys, kung gusto mong hindi lumaki ang halaman mo, syempre, ilagay mo siya sa maliit na pot para siya ay mabonsai. Yan, so yun guys. Saya-saya ako kasi meron na naman akong plant. Yun nga, nagkaroon na ako ng money tree. Hindi man siya variegated, pero at least, diba, at least libre na nakuha natin. Hindi na natin kailangan pumbihin. Kaya sobrang thankful ako sa nagbigay nito. Maraming salamat sa pagbigay mo ng money tree. Guys, hindi lang to isa ha. Dalawa sila. Oh, ito pa guys yung isa, oh. Lucky plant. Diba? Hindi na ako bibili nito. Pero guys, paano ako taga bumili nito eh kasi ano, gusto kong nagko-collect ako ng mga lucky plants. O di ba? Meron na. Ang ganda-ganda rin, ang cute-cute. Oh. Yan. Nakita rin ako guys ng mga variegated nito eh, iba't ibang klaseng money tree. Medyo pricey sila kaya hindi ako makabili. Yan. Pero meron din mga 300 plus maliliit. Kaya lang yun nga kasi nga mas prepared ko yung mga aglaonema sa capilodendron. Kaya mas priority ko silang bilhin. Yan. Ano pa nga ba yung na-add sa akin collections? Yun lang naman guys. So yun guys, mag-a-apply kasi ako ng Osmocote. Bali, papakita ko rin sa inyo kung paano pa mag-apply. Kung paano ako mag-apply ng Osmocote sa akin mga aglaonemas at sa mga varieties ng mga plants ko. So yun guys, papakita ko sa inyo. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako mag-apply ng Osmocote. Yan guys, itong ano ko, itong gloriosum ko guys, lalagyan ko ng Osmocote. Ayan o, tignan nyo naman ang haba na ng shoot niya. Diba? Ang ganda na. Ayan, pa 3 leaves na siya. Lagyan na natin guys ng Osmocote. Dito lang. Yan. Yan, ganyan lang guys. Op, parami-rami. Okay na yan. Slow release naman yan guys na Osmocote. Yan. Tapos, ganyan na guys ang pag-apply ng Osmocote sa halaman. Yun guys, hindi naman yan nakakatakot kasi slow release yan. Unlike yan ng mga urea sa complete 14-14. Hindi siya masyadong matapang sa plants. Yan. And guys, pasilip sa aking mga aglaonemas. Yan po ba ang wala dito ang Osmocote? Yan, sa mga susunod na lang ako na araw mag-a-apply ng vermicast. Guys, yung mga nirepot kong Epicia. Ayan, oh, buhay na, oh, tigas na rin ang dahon niya. Ibang klase, ay, ibang variety yan ng Epicia. Bali, tatlong variety ng Epicia meron pa lang ako eh. Ito guys, yung isa, oh. Ayan. So, yun, Birkins ko guys. Ayan, oh. Meron na rin siyang talbos. Ayan. Very good naman. Nagtalbos na agad. Ayan. Ay, ito pala, wala rin itong Osmocote. Lalagyan na din natin, guys. So, yun, guys. Maliit lang kasi yung pot ng, ano, itong philodendron Birkins natin. Kaya, konti lang din ilalagay natin. Oop.
paglalagay guys ng osmocot, depende sa laki ng pot. Yan. Yung kalat-kalat natin. Yan, di ba? Okay na yan. Pero guys, pwede rin palang paglalagay ng osmocot sa ilalim. Pero yan kasi ilalim din yan. Kasi yung babaw guys, hinahalo-halo ko talaga yan. Ng stick. Ito nga pa. Ito guys, napakita ko sa inyo yung aking Snow White. Tingnan mo nangyari dito oh. Yung isang puno, naging isang dahon na lang. Pero at least may talbos na siyang bago. Natunaw talaga lahat guys yung mga kanyang mga old leaf. Kung bakit nanilaw. Pero at least meron siyang isang ano oh. Makaka-recover yan. Ayan, lakas ng ulan kagabi guys. Kaya mga basang-basa yan. Tapos yung sa aking Elaine, ito mo nangyari oh, isang dahon na lang. Pinalagay ko siya dyan sa sulok. Napansin ko guys, natutunaw talaga lahat ng dahon niya. Pero yung ugat niya okay pa naman, kaya sana makarecover. Ayan, ang hirap din guys pagandahin ng mga kalateya oh. Ewan ko ba kung paano ba alagaan ng kalateya. Hindi talaga ako magaling sa kalateya, kaya mas gusto ko yung aglonemas na lang. Ito, laki na rin oh. Hindi ko alam ang variety nito. Parang aglonimas din, kaso ang payat. Pero may osmocot na rin yan guys. Nalagyan ko na ng osmocot oh. Guys, nagtitrailing na. Oops. Sobrang initan niya yata yung aking tetraspermas. You know. Kaya monstera. Gumagapang na siya sa pader. Ito nga ba? So, yun nga guys. Ganda ng Prince of Orange. Sobrang ganda ng pagka-orange yung dahon. Pero pag nag-old leaf na guys, nagiging green na rin siya. Ito naman ang ating Moonlight. Hindi ko lang sure guys kung ito ba ay dwarf Moonlight. Sana ito yung giant. So kasi yung mga giant eh. Nagdumi ng dahon. Yun nga kasi guys, di maiwasan dumumi. Tabing kalsada. Yan. Pinipitik-pitik. Yan yung bagong dahon niya. Yung aking Gloriosum. Yan. Diba? Saya kaya guys, pag yung isang mong plant na nasa wishlist, nabili mo na, no? Yan. Yan, saya. Ay, eto pa guys, ipapakita pa ako sa inyo. Yan, yung aking inilupang green shield. Meron na agad suloy guys, di mo nga lang makita. Di nyo pa nga lang ata makikita. Ito oh, yan. Ayan oh. Lumabas na. Di ba hindi siya makalabas? Gawa nga nung nasa pot siya, nasa ilalim. Ang takbo niya papuntang ilalim. Ayan, nasa ibabaw na di ba? Ang ganda-ganda. So, mukhang healthy sila dito oh. Sobrang laki nung, sobrang lapad nung bago niyang dahon. Tapos may talbos na naman dun oh. So, di ba ang sipag? Yung Rydek. Ay, Green Velvet pala. Ito yung aking Dark Lord. Yan yung Dark Lord ko guys. Super lush na rin. So yun guys, yun lang ang update sa aking newest plant na na-add sa aking collection. Yun naman syempre guys, hindi ako mapagpigil na ipakita sa inyo kung ano ba yung na-add na plants ngayong February. Diba? Ito guys, rotondo mo. Ganda rin ang kanyang pattern ng dahon. Diba guys, yung mga aglonimas, talagang napakaganda ng mga dahon nila. Mapa-common man yan, mapa-rare, mapa-top rare, no? Sobrang gaganda nila. Ma-appreciate mo talaga yung ganda. Kahit guys, yung Doña Carmen, naku, kahit yun ay nakikita mo lang kung saan-saan, napakaganda nun. Isa pa yun, isa ko sa nagagandahan, lalo pag nag-mutate. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless. Salamat sa pagsuporta ng channel namin.